tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mano po itay, ginabi kayo. Salamat naman at pinapunta mo ko dito. Ako'y talagang nag-aalala na sa'yo, anak. Kaya ako nga po kayo pinaakyat dito sa Bagyo, dahil alam kong nag-aalala na kayo sa akin. Eh, paano? Nagkaligaw-ligaw kasi ako eh. Naligaw kayo? Akala ko ba ay dito kayo sa Bagyo lumagi at nag-aral? Dito nga, kaso hindi pa ganito ang Bagyo noon. May marami nang nabago. Anako, ang ginawa. Paano hindi kayo giginawin eh? Hindi pa kayo pumapasok. Sige, pasok na kayo. Mapu kayo itay. Magpahinga muna kayo at maya-maya ay maghahaponan na tayo. Oh, ano, kape? Gusto niyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Sige nga, para mainita naman ang sikmura ko. Oh, sige po. Maupo muna kayo dito at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Teka nga muna, anak. Napansin ko lang, bakit parang lumaki yata biglang kat... buntis ka ba, anak? Opo, itay. Buntis po ako. Nako, buntis ka pala. Bakit ka pa umalis sa atin? Mahihirapan ka niyan. Mag-isa ka lang dito. Hindi po ako mag-isa dito, itay. Ha? Oh, sitay. May bisita pala tayo. Sweetheart, si itay. Itay, si Ador po. Ang ama ng dinadala ko. Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Wala pa rin tawag si Carla. Dati-rati, halos oras-oras siyang tumatawag. Ngayon, isang linggo na, wala pa rin tawag. Hindi ko naman matawagan sa umaga dito. Dahil may trabaho ako. Oh, kumusta na kaya silang mag-iina ngayon? Bukas pa lamang ako magkakapagpadala. Hindi agad ako nakapagpadala dahil maliit man o malaki ang padala ay may bayad. Kaya okay lang ganito. Minsanan, pero malaki-laking halaga. Oh, nagre-ring ang phone ko. Si Carla siguro ito. Hello? Carla? Si Arturo ba to? Oo, si Arturo nga to. Sino to? Isa akong nagmamalasakit. Kalimutan mo na si Carla dahil may ibang mahal na to. Ano? Hoy! Kung sino ka man at kung wala kang magawa sa buhay mo, pwede ba? Huwag mong sayangin ang oras ko sa pag-good time sa akin. Hindi kita ginugood time. Sinasabi ko lamang ang totoong kalagayan ni Carla para hindi ka na umasa. Buntis si Carla. Ano? Buntis si Carla? Oh, buntis pala ang asawa ko eh. Anong masama doon? May asawa siyang tao, natural, na mabubuntis siya. Kung sana pag-alis mo, saka mo siya nabuntis, pwedeng ikaw ang ama. Kaso ngayong matagal ka na dyan, saka siya nabuntis. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo yan. Buntis si Carla at hindi ikaw ang ama. Oh, hello? Sino ka? Magpakilala ka. Sino ka? Ano ba itong ginawa mo? Ha? Hindi mo ba inisip na masisira ang pamilya mo sa ginawa mo? Alangan namang iwan ko si Ador. Siya ang ama ng dinadala ko. Sa oras na malaman ito ng asawa mo, pwedeng hiwalayin ka niya at ang nangabiran mo.
Ano na naman ang sasabihin nila sa'yo? Kung sasabihin ninyo, di malalaman nila. Anak, kung ako lang makakaalam, hindi ito makakarating sa asawa mo. Pero paano kung may ibang nakaalam na buntis ka at hindi ang asawa mong nakabuntis sa'yo? Paano? Hindi mo pwedeng itago ito habang buhay dahil lalaki na yung tiyan mo at manganganak ka. Siguradong ipaparating nila sa asawa mo. Naririto kami sa Baguio, Itay. Walang ibang nakakakilala sa amin dito. At kaya ko kayo pinaakyat dito sa Baguio para ipakilala sa inyo si Ador. Inaamin ko na inis ako dati sa asawa mo. Dahil hindi niya ginagampanan ang pagiging asawa niya sa'yo noon. Pero hanggang doon lang yun. Siya pa rin ang asawa mo. Kasal kayo at may dalawa kayong anak. Inaasahan ko na sasabihin niyo yan sa akin, Itay. Pero pinapunta ko kayo dito para ipaalam lamang sa inyo na magkakaroon na kayo ng ibang apo. Ayokong manugang si Arturo. Pero hindi ako sang-ayon sa ginawa mong ito, Carla. Pero bakit mo ginawa ito? Ah, bakit mo niloko ang asawa mo? Bakit? Itay, maniwala kayo sa akin. Hindi ko niloko ang asawa ko. Maniwala kayo sa akin, Itay. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Arturo, Itay. O, ewan ko sa'yo. Ewan ko kung anong dahilan mo kung bakit mo ginawa ito. Ewan ko sa'yo! Ano ba yung sinasabi mong hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Carla? Ewan ko sa taong yun. Inggit lamang ang taon yun sa pagmamahal sa akin ng asawa ko. Pwes, mamatay siya sa inggit. Yung tumawag sa'yo, sinabing buntis ni Carla at hindi ikaw ang ama? Oo, inggitera. Kababaeng taon, chismosa, inggitera. Babae ba ang kausap mo, anak? Oo, mami. Hindi ko nga po kilala eh. Hindi ko rin nabusesan. Hindi kaya totoo ang sinabi niya? Hindi nga ako totoo ang sinasabi ng babaeng yun. Hindi totoo, mami. Hindi totoo. Pero anak, paano kung totoo ngang buntis ni Carla at hindi ikaw ang ama? Hindi pwedeng mangyari yan, mami. Mahal ako ni Carla. Kaya hindi niya magagawa yan. Ako lamang ang lalaki sa buhay niya. Kaya imposible ang sinasabi niyo na may lalaki yun. Oh, nagri-ring ang cellphone ko. Sandali lang. Oh, apo! Kumusta ka na, apo? Okay lang naman kami ng papa mo dito. Ha? Tinatawagan mo ang papa mo at hindi sumasagot. Naiwan niya siguro ang cellphone niya sa kwarto niya. Pero teka, bakit ba umiiyak ka? Umiiyak ka ba? Ha? Bakit naman magagalit ang papa mo sa mama mo? Ano? Mami, sino yung kausap nyo? Ah, ang anak mo. Kakausapin ko siya, mami. Hello, anak. Nasa kwarto ang cellphone ko, kaya hindi ko nasasagot. Kumusta na ba kayo ng mami mo dyan, anak? Teka, bakit ba parang garalgal ang buses mo dyan? Umiiyak ka ba? Ano? Buntis ang mami mo? At sinasabing hindi ako ang... Hindi! Hindi totoong sinasabi mo, anak! Hindi totoo yan! Hindi totoo! Itay, nasaan ang magaling ninyo, anak? Oh, Arturo, naririto ka na pala. Kailan ka pa dumating? Wala rito ang asawa mo. Totoo po bang sinabi ng anak ko? Nabuntis ang asawa ko
at hindi ako ang ama ng kanyang dinadala. Nalaman mo na pala. Ganun po ba talaga ang galit ninyo sa akin, itay? Nawala lamang ako sa tabi ng anak ninyo. Ibinaginan ninyo sa iba? Arturo, nagkakamali ka. Hindi rin ako sang-ayon sa ginawa ng asawa mo, pero gusto kong mag-usap kayong dalawa. Arturo? Totoo nga palang buntis ka. Arturo, magpapaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Kitang-kita ko ang pagtataksil mo. Napakawalang hiya mo! Arturo, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hayaan mong magpaliwanag ako sa'yo. Pasalamat ka. At naririto ang itay mo. Dahil kung hindi, baka kung ano nang ginawa ko sa'yo. Arturo, patawarin mo ko. Minsan lamang nangyari yon. Hindi na naulit pa. Nagtiwala ako sa'yo, Carla. Pero anong ginawa mo? Ano? Maniwala ka sa akin, Arturo. Ikaw ang mahal ko. Nagawa ko lamang... Dahil lang ati ka! Dahil lamang ba sa ng ibang bansa ko? Ang ginawa mo to, ha, Carla? Hindi ko intensyon na pagtaksilan ka. Sinubaling! Huwag ka na magpakita pa sa akin kahit kailan. Arturo, huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako? Mahal mo ba ako sa ginawa mong ito, ha, Carla? Ang kapal ng mukha mong sabihin niyan sa akin. Samantalang naglandi ka sa iba. Maniwala ka sa akin, Arturo. Mahal na mahal kita. Akala mo kung sino kang mahinira. Maindutin ka pala! Walang hiya ka! Anong sabi mo, Opo? Pupunta ka ng Baguio? Opo, may field trip po kami at sa Baguio ang destinasyon naming pupuntahan. Ha? Pero bakit sa Baguio pa? Meron namang mas magandang lugar dito kaysa sa Baguio, ah. Kasi po, malamig sa Baguio. At isa pa, gusto naming makita ang sinasabi nilang strawberry farm. Kaya po, marami ka ng farm na nakikita dito sa atin. Pumunta ka lang sa Bari, marami ng bukid doon. Wala po akong magagawa, lo. Bagyo po kasi ang nagustuhan ng kaklase naming pupuntahan. Sa Tagaytay, maganda rin doon. O kaya sa Ilocos kaya. Ilocos Norte. May mga historical house bakit din doon. Bakit po ninyo ako dinidiscourage na pumunta ng Bagyo? Doon nga po ang lugar na napagkasundoan namin eh. Bakit parang ayaw niyo akong papuntahin doon? Aha. Ano bang dahilan, lo? At bakit parang ayaw niyo akong pumunta ng Baguio? Hindi ho ba nasa Baguio ngayon ang itay? Hindi ho ba magandang pagkakataon na ito para makita ko't makasama si itay, ha, lolo? Ganda-ganda talaga dito sa Baguio, no? Nagtataasan ng mga puno at ang lamig-lamig pa. Sabi ko sa'yo eh. Di ba tama ang suggestion ko na dito na tayo sa Baguio mag-field trip? Saan pa tayo pupunta? Akala ko ba sa Camp John Hay tayo ngayong first day natin? Oo nga. Kaya lang, babalik lang tayo sa bahay ng tita ko. Nakalimutan kong hiramin yung camera niya eh. Sayang naman ang moment kung wala tayong kuha ng videos or litrato. Hindi bali, malapit na tayo. Isang liko na lang ay bahay na ng tito ko. Thank you.
manganganak na yata ako. Hindi na ako aabot sa ospital. Pigilan mo. Rico. Sandali lang. May taksi din darating. Panagpulong kasi mga taksi. Oh, teka, eto na. May paparating na taksi. Teka at paparahin ko. Para! Oh, ayan. Sweta, dali ka na. May taksi na. Sige na, pasok na. Dito ba ang bahay ng tita mo? Ha? Inay? Girlie, anak. Ador, mga anak na ako. Sige na, pumasok ka na. Inay? Teka, sino ang lalaki nito na kasama mo, ha? Sino? Ay, sandali lamang at mga anak ng inay mo. Sandali sige lang! Sige na! Inay! Dabon na kami sa ospital! Inay! Sige na! Sandali lang! Girlie, sino ang mga yon? Kaano-ano mo ang mga yon? Bakit mo tinawag na inay yung babae? Mag-asawa ba yon? Mga magulang mo ba ang mga yon? Pero, bakit parang hindi ka kilala ng lalaki? Sino ba ang mga yon? Narinito ko na pala. Akala ko, iniwan ni inay na yung lalaki niya. Bakit nagsasama pa rin sila ng lalaki niya? Bakit? Akala ko, mahal ng inay ang itay. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niyang itay. Pero bakit ganon? Bakit salin na si itay kasama niya? Yun ang lalaki, yun ang kasama niya! Ganito kasi yun, apo. Bakit din yun ang gawa sa amin ito, lolo? Bakit ninyo kunikonsen ng maling ginagawa ni inay? Kaya pala, dinidiscourage niyo akong pumunta ng Bagyo. Yung pala, para may iwasang makita kung inay yun ang lalaki niya. Ganito kasi yun. Ano ba papaliwanan ninyo sa akin, no? Ang sabi ninyo, nasa Maynila lamang ang inay. At ang pala sa kanyang negosyo. Yan pala, nasa Bagyo siya kasama kanyang lalaki. Nirespeto ko kayo, lolo! Bakit ninyo kinukonsin yung inay sa panloloko niya sa itay ko? Bakit? Bakit, lolo? Bakit? From the past that's tamed, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. Walang hiya ka ka na! Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga! Anak! Ano bang nangyayari sa'yo? At pinagbabasag mo nga ba figurines ko? Talaga palang pinagtagsilan ako ng kasama ko, Mami. Pinagtagsilan ako ng kala. Anak! Napaka walang hiya ng babaeng yun. Nagkanap ko ba mismo ang nakakita sa kanyang kalaguyo. Napaka walang hiya ng babaeng yun, Mami. Napaka walang hiya niya. Manloloko siya. Manloloko silang mag-ama. Anak! Eh bakit mo naman dinadamay ang biyanan mo? Eh sa pagmatandang yun, konsentidor. Kinonsinti niya. Gusto ng anak niyang taksil! Ano ang mangyayari sa pamilya ni na Arturo at Carla? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Pag-aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.